Isishare po ako sa inyo ngayong dalawang pinakamaswerteng halaman na pampaswerte po ito ngayong 2025. So ito pong dalawang halaman na ito guys, kailangan po ay nasa loob po ito ng inyong bahay. Tinatawag po ito guys, indoor lucky plants. So ibabahagi ko po sa inyo ngayon kung bakit nga ba meron po kami nito sa aming bahay. At kahit hindi po guys 2025, kahit anong taon po guys ay pwedeng-pwede po ito. Ilagay nyo lamang po ito guys sa inyong sala para maka-attract po ito ng maraming kaperahan, swerte at magandang kalusugan. Una guys, ito po yung lucky bamboo or Japanese lucky plant. Ito po guys yung parang kawayan yung kanyang forma at meron po siyang tatlong tangkay. So kung makikita nyo po guys, ito po yung pampaswerte po sa negosyo, trabaho at kaperahan. Sumisimbolo din po ito guys ng isang matatag na samahan ng pamilya, relasyon, negosyo, trabaho. Ibig sabihin po nito guys ay hinding-hindi po kayo mapapatumba ng kahit anumang pagsubok. Kasi po ang kawayan sumisimbolo po ito ng matatag. Kahit anuman pong pagsubok ang dumating sa inyo ay kayang-kaya nyo po yan malagpasan. Yan po ang simbolo ng Japanese lucky plant. Saan nga ba ito mahahanap? Ito po guys, mahahanap nyo po ito sa bilihan po ng mga garden or mga halamanan. Pwede rin po kayo guys bumisita sa mga mall. Ito po guys, nabili ko po ito sa SM. Maliit pa lang po ito guys. Halos magtatatlong taon na rin po ito sa akin at nagbigay po ito sa amin ng malaking kasaganahan sa pananalapi. Maganda rin po ito guys kung meron po kayong mga negosyo, sari-sari store, online business or kahit ano pa man, swerte po ito sa business. Matagal ng panahon po guys, pinaniniwalaan po ng mga feng shui experts na ang Japanese lucky bamboo, ito po ay naghahatid ng malaking kasaganahan sa pananalapi. Kung makikita nyo guys, tatlong tangkay po siya, ibig sabihin po niyan, prosperity, money, and abundance. Ibig sabihin, mag-o-overflow po sa inyo ang blessings. So, ibig sabihin po niyan, dapat maglagay po kayo nito ngayong 2025 para makaakit ng swerte. Pwede po kayong maglagay na ngayon ng mas maaga pa para masalubong niyo po ang 2025 ng kasaganahan at kaswertihan at positibong enerhiya. At kung mapapansin nyo rin po guys, meron po ditong tumubong po nung kahoy. Nilagay ko lang po yan dito. Yung buto pa lang po siya ng rambutan pero tumubo po siya. At kung makikita nyo rin guys, meron po akong nilalagay ditong mga extra lucky charms or mga crystals na bato. Mga tipak-tipak na po ito guys na hindi ko na ginagamit at nilalagay ko po siya dyan. Dahil guys, ang mga crystals, kung meron po kayong mga tipak na crystals, pwede nyo po yan dyan guys ilagay sa halaman para mag-absorb po itong halaman ng positibong enerhiya na nanggagaling po sa mga crystals. At ang pangalawa po guys na pampaswerteng halaman sa 2025, ito naman po yung money tree. Ang money tree po guys, talagang popular plants po ito guys, lalong-lalo na pagdating sa kaperahan at negosyo. Kung mapapansin nyo po guys, meron pong mga restaurant, pharmaceutical, or kahit ano pa man po yan, mapapansin nyo po na meron po silang mga money tree sa kanilang entrance door. Sa kadahilanan po guys na ang money tree, ito talaga po yung pambansang halaman na naghahatid ng kaperahan. Lalong-lalo na po ang simbolo ng limang dahon. Ang limang pirasong dahon po guys, sumisimbolo po yan ng kaperahan at abundance. Maswerte po siya guys sa negosyo, trabaho, at halos lahat-lahat na. At ang maganda pa dito guys sa money tree, ito po guys ay nagbubuga ng positibong enerhiya na kung saan makakalanghap ang nagmamay-ari ng bahay ng napakalakas na energy galing po dito sa halaman. Nagbibigay po ito ng malusog na pangangatawan. Kaya kung mamamasdan nyo guys, ang miyembro ng inyong pamilya ay madalang pong magkasakit o bihira po kayong dapuan ng sakit. Kaya napakaswerte nyo, dapat meron po kayong money tree sa inyong bahay. Nilalagay lang po ito guys sa sala. Huwag po kayong maglalagay nito guys sa inyong kusina, sa CR, bawal po ito guys. Dapat po sa sala lang. Pwede nyo po ito guys ipagtabi, ito pong lucky bamboo at ang money tree. So makikita nyo guys ang money tree ito, napakalaki niya na. At ito rin lucky bamboo. Ito pong money tree guys, nabili ko lang po ito sa Shopee ng napakamura. 150 pesos lang po ito guys. Maliit pa lang po ito nung nabili ko. Hanggang dito pa lang po siya. Pero ngayon mabilis po siyang tumangkad.
Nasa tamang pag-aalaga lang po guys kasi ang money tree. Hindi nyo po siya didiligan araw-araw. Dapat once a week lang po siya guys. Ang bawal po dito guys sa money tree at lucky bamboo, huwag nyo po itong ilalagay sa labas ng bahay. Lalong-lalo na sa labas ng inyong gate. At ganun din guys, huwag nyo po itong ibibila direkta sa sikat ng araw kasi po masusunog po ang kanilang dahon. Mabilis pong masunog ang dahon ng money tree at lucky bamboo kapag pinaarawan nyo po ito ng matagal. Kaya dapat dito lang po siya. Paborito po nila yung makulimlim na lugar. So kung mapapansin nyo, meron lang po siya dyan ilaw. At dinidiligan ko po ito guys once a week. At kung mapapansin nyo rin po guys, meron po akong nilalagay ditong mga crystals. Ito po yung green aventurine at ang carnelian. Ito po yung pampaswerte guys sa kaperahan at negosyo. Ang carnelian po, nag-a-attract po ito ng positibong enerhiya, lalong-lalo na sa inyong kapaligiran. At ang green aventurine po guys, ito naman po yung nag-a-attract ng kaperahan. Tamang-tama po guys, ang money tree at ang green aventurine, tumutugma po siya pagdating sa kaperahan. Ang green aventurine po is all about money crystals. Kaya napakaswerte nyo guys kung meron po kayong mga crystals na ganito. Kung meron din po kayong mga ekstrang kahit anong crystals, pwedeng-pwede po yan kung wala po kayong green aventurine or carnelian. Pero kung nais nyo po guys magkaroon itong carnelian, original po ito, at itong green aventurine, set na po ito guys. Meron po kami nito sa aming Shopee store. 500 pesos lang po ito. Napaka-original po nito guys. Galing pa ito sa bansang South Africa. Meron na po kayong box na lalagyan once na nag-order po kayo nito at meron po kaming free shipping sa aming Shopee store. Ilalagay ko po yung link nito dito guys sa comment section kung nais nyo pong magkaroon nito. So yan guys, uulitin ko po, ito po yung lucky bamboo at ito naman po yung money tree. Yan po yung dalawang halaman guys na pwede nyong ilagay sa loob ng inyong sala ngayong 2025 po guys. Kasi ang 2025, sinasabi po na ang year 2025 is wooden snake. Ibig sabihin, mangingibabaw po ang nature or earth element. Kaya guys, advisable po ito, lalong-lalo na sa mga naniniwala sa mga feng shui pampaswerte. Lagi nyo guys tatandaan na ito ay mga gabay at pampaswerte lamang. Walang masama sa mga ganitong pampaswerte. Ang importante po guys ay hindi tayo nakakalimot sa Panginoong Diyos at sa ating Hesukristo. Kailangan pa rin po natin guys manalangin araw-araw, magsumikap para matupad natin ang ating mga pangarap kasi wala pong mangyayari at hindi po natin matutupad ang ating mga kahilingan kung aasa na lang po tayo lahat sa pampaswerte. Ito po guys ay nagbibigay ng magandang enerhiya sa ating buhay kaya dapat po meron po kayo nito. Lalong-lalo na guys sa mga nakakaramdam ng mga kagipitan sa buhay, mas mainam na simulan nyo na po ang mga pampaswerte sa inyong buhay at magandang kalooban para sunod-sunod ang swerte na darating sa inyo. Yan lang po guys at maraming salamat. Sana ay magkaroon na kayo nito ngayong 2025 Year of the Wooden Snake para swertehin na ang inyong buong pamilya.